Magandang araw sa inyo. My name is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Marami nagtatanong sa akin kung ready na silang bumili ng bahay nila or ng real estate property. Kaso sinabi ko sa mga kliyente ko, may mga batayan bago kayo bumili ng dream homes nyo or ng property na gusto nyo o ano man yan, kung bahay or condo. Guys, remember, kung bibili kayo ng property is a big responsibility and commitment. So sa video na ito, I will provide you some tips na kailangan ninyong paghandaan ang pagbili ng isang real estate property. So, before ko sabihin itong mga information ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click ang bell button para may update kayo sa aking video. So, guys, manood at matuto! Maraming nagkakamaling mga buyers sa pagbili ng property. Dahil kasi, hindi nila na-realize kung ready na silang bumili ng isang bahay or dream home nila or yung real estate property na gusto nilang i-invest. Una, dapat financially stable kayo. I mean, financially stable kayo. Bakit? Importante dahil kasi doon kumukuha ka ng magbabayad sa property mo. So, dapat stable ang job mo or income mo. Kung nagtatrabaho ka, dapat more than 3 to 5 years ka na nag-work. At hindi kayo pwedeng lumipat ng trabaho. Dahil kasi iba background check ka ng developer at ng banko at pag-ibig. Dahil kasi mapapasa kayo ng requirement ng income documents nyo. So, dapat meron kayong stable income. Pangalawa, dapat ready yung down payment nyo. Nakapag-ipon na kayo ng down payment nyo. Halimbawa, kung 1 million yung property, dapat more than 30% ang naipon nyo sa property, sa pagbayad ng bahay property. Dahil kasi, initially, magbabayad ka ng reservation. So, 10,000 yon, 5,000, or 15,000. Depende to sa klaseng bahay ng ino-offer ng developer. So, pagdating dyan, meron kang 20% or 15% na magbabayad ka ng down payment. So, ready ka dapat doon. Meron ka na talagang cash na impact or on hand na pwede mong bayaran yung down payment. And remember, kung ano yung nabigay nyo ng property or napiling property, kung may napili na kayong property, huwag na kayo magpalit. Dahil kasi it have some charges na mag-i-incur kung magpapalit pa kayo ng another bahay, kung nagbagong bahay nyo. So, you need to double check, triple check yung financial income nyo. And you need to check kung ito ba yung talagang bahay para sa ayon yung income na kinakain nyo. Number two, reason for buying a house or a property. Before kayo bumili ng dream home nyo, kung condo ba yan, or bahay ba yan, or lupa ba yan, alamin nyo ano yung mga reasons yung bakit kayo bibili ng isang bahay. Hindi lang yung mostly nag-i-interview, mostly mga brokers like me, real estate brokers, I always ask my clients, ano ba ang rason nyo bakit kayo bibili ng property? Itanong rin nyo yan sa sarili nyo. Para ba yan sa family nyo? Investment ba yan? Or para sa nanay-tatay mo? O para sa sarili mo? Or gusto ko magkaroon ng property para meron akong sariling place na privacy sa aking sarili. Like kasi I don't want to live to my parents anymore. So, maraming preferences ang gusto isang kliyente. So, pag-isipin nyo mabuti yun. Dahil kasi, doon talaga magkakaroon kayo ng rason ng pagbili ng property.
Number 3, ability to manage the property. Sa pagbili ng bahay ninyo o yung real estate property na gusto niyo, dapat alamin niyo yung responsibilidad ng pag-handle or pag-manage ng future property or investment niyo. Alamin din ang rules and regulations ng developer sa subdivision or sa condominium ba niya. Kailangan alam niyo rin yung mga dapat bayaran kagaya ng mga maintenance fees, sa mga subdivision fee, taxes, and repairs, and association dues. So, kahit may property ka, meron ka pa rin babayaran para ma-maintain to. So, take responsibility, be knowledgeable sa mga dapat bayaran. Right? Kasi, you're now buying your own home and you have to upkeep it, sabi nga. You have to maintain it. Number 4, lifestyle. Ano yung lifestyle? Sinasabi sa akin. Ang lifestyle, ano yung gusto nyo doon sa property nyo? Ang lifestyle is, ano ba yung standard mo sa pagbili ng property? Halimbawa, kung gusto mo, ang preference mo ay yung location. Siyempre, condominium na yan. Kung gusto mo malapit sa trabaho mo, sa mga importanteng landmarks sa Metro Manila. So, condominium yan. If you really want to have your own home or you have a pride of ownership na tinatawag, pwede bahit lupa. So, you have to sacrifice a little na wala ka sa Maynila. Dahil kasi nasa Bulacan, Cavite, or sa Antipolo. Depende yan sa location na gusto nyong doon kayo titira. So, yun ang tinatawag na lifestyle. So, alamin nyo yung preference lifestyle ninyo. So, as me, bumili ako ng property as condominium dahil kasi most of my business is in Metro Manila at accessible siya sa MRT. Dahil kasi gusto kasi meron akong option na kung pag tinatamad akong mag-drive, gumamit ko yung public transport. So, hopefully, yun yung mga magagandang preferences ko pagdating sa pagbili ng property. So, know your lifestyle. So, know your lifestyle. Know your financial capability to buy a property. Pagbili ng property, pag-isipan mo mabuti. I-check nyo mabuti yung mga sinabi ko sa inyo para mag-guide kayo sa pag-acquire ng future property niyo. So, kung if you need guidance or assistance sa pagbili, you can contact us. So, you can message me on my official Facebook and or even this sa YouTube. So, we can assist you to your property needs. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe. Huwag kalimutan yung bell button guys ha, para magkaroon kayo ng update sa akin. Have a great day and bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.